In a few hours, makita ko na finally yung mami at daddy ko ulit. And I hope you're ready for another episode of #RedVlogs. Finally, welcome to another vlog, you guys. And sobrang excited ko sa vlog na to. Sana ay ma-enjoy niyo din siya as much. It's October 1st today and grabe, ang dami kong gustong sabihin. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko kasi ang tagal kong hindi nag-vlog. So, ang daming ganap, ang daming yung dapat malaman. Pero, in a few hours, makita ko na finally yung mami at daddy ko ulit. Grabe, it's been almost 3 years na hindi kami nagkita. Kasi the last time na nakita ko sila in person, although nag-video call naman kami every night, don't get me wrong. But the last in-person na nagkita kami was nung umuwi pa ako for our meet and greet back in February 2019? No, it was 2020. Technically, 2 years pa lang. Is it? Actually, hindi ko na maalala pa sa mga around 2 years na sobrang tagal na. Sobrang dami nang nangyari na COVID yung mom ko. Gusto ko na umuwi that time pero naka-lockdown pa din kami. Nag-birthday na, nag-Christmas, sobrang dami. So I'm really, really excited to see them again. Pero the reason kasi ba't hindi kami nakapagkita kasi one, risky for me na umuwi. Kasi nga, nag-lockdown ng matagal yung Singapore due to COVID. Tapos, two, nakwento ko na rin to, I know. Pero ayun nga, hindi kasi vaccinated yung mommy ko. And last month, sobrang excited ko kasi in-announce ng Singapore government na i-open na nila yung borders sa mga non-vaccinated passengers. So when that news came out, talaga sinend ko agad yung link sa parents ko. Tapos nag-book na agad ako ng flight without thinking na actually it is F1 season or yung car racing season dito sa Singapore. So ang daming mga pumupunta ng mga foreigners, especially Americans. So sobrang crowded sa Singapore ngayon. So ayun, nawala siya sa isip ko. Kaya pala medyo mahal yung flights nila, mami. Pero kasabay pala nila si Ben papunta dito kasi sakto galing ng Pinas si Ben. Sabi ko, isasabay ko na lang para at least may kasama yung parents ko pagpunta dito. Also, feeling ko nagtatawa kayo kung nasaan ako. Nandito ako sa bagong bahay nila, Mark. So yes, guys. Unfortunately, hindi na kami magkasama ni Mark sa bahay. Pero we're good. Don't get me wrong. It's a whole nother story. So feeling ko, next vlogs na lang natin yan itackle. But basically, yung bahay namin sa UT kasi ay nawala. Nawala talaga. Hindi, I mean, may family matters yung landlord. So kailangan namin umalis lahat dun sa bahay. Anyway, mag-move out ako separately. I'm sure kapag nalaman niyo kung sino yung mga kasama natin in a housemate, sobrang may excite kayo kasi sobrang fun and sobrang basta feeling ko may enjoy niyo yung personality nila. Sorry na sobrang all over the place ko pero ayun, kaya tayo nandito, nakikistay ngayon kay Lamar. Kasi technically speaking, dun pa rin naman ako nakatira sa bahay namin previously. Pero na-COVID kasi yung isang bagong housemate namin which hindi nyo pa rin na-meet, si Kuya Avel. Eh since non-vaccinated yung parents ko, hindi ko kayang i-risk kasi nung na-COVID yung mami ko, grabe talaga. So ayun, ang plano ko talaga sana nung na-COVID si Kuya Avel ay magbubuk ako ng hotel pero beshi nung check ako yung dates na nandito sila which is technically 8 days. Yung cheapest na nakita ko sa Agoda was around 6 to 7,000 SGD. Grabe lang po. Even yung mga cheap hotels nila dito like mga Sogo level sa Pinas na mga Hotel 81 ay umaabot na ng parang 250 to 300 a night. Singapore dollars ha. Kasi nga F1 season. So yun. Anyway, super thankful ako kasi in-offer ni Mark na dito na lang muna kami. Yung room niya dito, dito na lang kami magsistay muna ni mami at ni daddy. Tapos magsistay siya sa kabilang room kasama niya yung kuya niya kasi yes, nandito na yung kuya ni Mark sa Singapore and may isa pa silang bagong housemate. Basta ayun, amin sa oras is already 8:04 and 10:05 yung dating nila mami sa Changi, so kailangan ko na rin umalis. And I'm so excited! Pero ayun, para lang pakita sa inyo, dito ako nag-film kanina. So ayun yung bagong room ni Mark, naka-queen size na bed siya. Ang fake nung mattress, ang nice. Tapos meron siyang built-in. That's the door, ayun yung ottoman namin kung maaalala nyo. Tapos meron siyang work area din dyan. Ayun, dinalatin niya yung gift natin sa kanya. And nandyan yung aircon. Tapos naka-blind siya kasi merong full width na window dyan. So, ang ganda kapag umaga. Anyways, kailangan natin mag-prepare. So, ayusin na natin yung mga gamit. And, tara, samahan niyo ako sa airport and sunduin natin yung parents ko. Summer rain on the window, watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind.
morning. So it's already the next day and ayan si Mami at saka si Daddy. Good morning. Gumising kami na medyo maaga kasi magsisimba muna kami kasi yun yung punta ni Mami dito talaga lagi. Kahit saan naman, yung simba yung nauna. So nadaling ko sila sa Novena Church, yung pinakamalaking Catholic Church dito. And wala siyang nadalang pang kilay, so wala siyang kilay ngayon. Saan yung kilay mo na iwan mo sa Pinas? Dala niya yung pangsimba niya, laging yan suot niya kapag nagsisimba siya. Memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine, I'll find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're kind of shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Update, so it's been a few hours. Natapos kami magsimba around 11-ish. So ang nangyari, dapat talaga dun kami sa Novena pupunta. Pero unfortunately, hindi pwede sila Mami kasi wala silang dala ng vaccination cert kasi nga hindi vaccinated yung Mami ko. So medyo nag-hysterical ako for a while. Di ko alam yung gagawin kasi sayang yung punta. Tapos yun talaga yung pinunta ni Mami. Until naisip ko, mag-church na lang kami sa ibang church. Which we did. Nagpunta kami sa Bukit Panjang, sa St. Joseph. And nagustuhan ka Mami, in fairness, ang solemn daw ng place kasi mas maliit yun. Parang bundok yung vibe. So, ang ganda. Pag uwi dito, nagpa-deliver na lang kami ng food. We had Jollibee for lunch. Tapos, ayun na nga, ang bad news. Sumabay na naman po ang aking tonsillitis. Sobrang natakot ako. Kasi pagising ko this morning, nararamdaman ko na medyo masama yung pakiramdam ko. So, in my head, I was thinking, shit, hindi pwede. Baka COVID. Pero naisip ko naman din na 1 month ago lang ako na COVID. So, less chances na ma-COVID ako ulit. Tapos, kinakabahan ako the whole na nagsimba kami. All pagbalik namin, kasabay ng Jollibee, nagpa-deliver ako ng ART test kit. And, tiyanin, ayan, at negative nga po tayo. Which is a good thing, pero what's the bad thing pa din is masama pa rin yung pakiramdam ko. Kakarating lang namin ni Mark sa bahay ulit kasi lumabas kami para mag-grocery, sinamahan niya ako and buti nga nag-offer si Boone na tulungan ako magluto kasi sinabi ko masama pakiramdam ko, hindi ko na kaya be. So ayun, tulungan niya ako, mag-prepare ako ng adobo kasi niya request ng madlang people na naman, walang kamatay ang adobo, tapos si Boone magpapanisit siya and si Mel magiginata ang bilo-bilo siya. So yun na naman, tara mag-prepare na tayo kasi yung adobo ko, kung alam niyo at nanonood kayo ng vlog ko ay napakatagal, 3 hours to 4 hours. Ay, sana ma-push. Uminom na ako ng gamot, sana mawala siya later. Take over! Take over mo na, Boone! Hello! For the new rep! Ay, ang tama! Asya ang kaso mo? Anong ihiwain? Wala na. Romance na. Tapos na yung adobo. Ayan na yung pansit. Hi, Bees! Hello! Hi, Bees! So, ayan, medyo masama pa din yung pakaramdam mo. Pero papunta na sila, Chris. Sila, Odds, yata hindi na makakapunta. Kasi medyo para safe lang, ganun. So, ayan, kakain na rin kami in a while. Tatapusin na lang yung pansit. Tapos magluluto si Mel ng ginataang bilo-bilo. Ayan. How long has it been? Feels like forever. From last week, parties are gone, weekends are ruined. Can't even handle myself. Good morning! So magkasama na kami ni Mami. Si Daddy may kinuha lang sa taas. Pero it's already Tuesday. Kahapon Monday, wala kaming ginawa kasi ang taas ng lagnat ko. Pero finally, naka-recover na ako and okay na yung pakiramdam ko. So ngayon, magsa-start na kami mag-tour. Unfortunately, maulan. Pero hoping na mawala siya later at umaraw. Pero ngayon, ang plano namin is mag-gardens by the bay. Kasi yun yung gusto ni Mami. Mahilig siya mga bulaklak. For sure, may enjoy niya yun. Lalo yung cloud forest and yung flower dome. So dun kami pupunta today. Hindi ko alam kung saan pa kami pupunta. Kasi alam niyo naman, ang parental
else ay medyo mahina na sa mga lakad-lakad. So, kaya mo pa maglakad, May? Kaya pa rin. Pero wala pa rin siyang kilay, so mamaya bibili tayo ng pangkilay niya. See ya! Take me home, go down the road, no. Feel the wind as we're going, I like spending these moments with you. So we're finally here at Gardens by the Bay, and look guys, sobrang maaraw siya ngayon. Kanina umuulan and suddenly biglang umaraw. Sobrang happy nila mommy at daddy. Anyway, nag-toilet lang sila. Pero grabe, parang pinag-adjust sila. Alam mo yun? Super thank you, Lord. At least makakapag-tour kami ng maayos dito. I can't wait na makita nila yung flower dome siya, yung cloud forest. For sure, mapapawaw sila dun kasi dito pa lang sa Super Tree Groves, sobrang nagandahan na nila. With you. This place is out in the wastes. Far from this place, in the morning I will have you. If it stands in the rain, stand in the wow. Stay now and all the things that I do, all these things. That I get to spend with you. Moments with you. Moments with you. Now far we go. Mami, ayun ang gagambang porong. I see clearer roads, they are familiar. And even in the coldest night, if we're listening or picking fights, in this moment I'm hoping I'm spending it with no one but you. In this place I can focus on these sweet little moments with you. We're here at Lucky Plaza. Na-enjoy mo, mami, yung gardens by the bay? Siyempre, napaka sobra-sobra. Grabe, sobrang na-enjoy ni mami yung sa mga bulaklak. Sabi ko na eh. Kasi alam mo si mami, yun yung hilig niya talaga, mga bulaklak. So, and dito, mamimili muna kami. May mga kailangan kasi sila, mami. Tapos, nagkikrave sila ng tuyo. Pumunta ng Singapore para mag-crave ng tuyo. So, bibili tayo ng tuyo dito, tsaka ng mga konting pasalubong ganyan. Thank you.
Hey guys, so we are finally back home. Grabe, it's already 4:51 PM and umalis kami kanina ng bahay around 10 something. Anyway, sobrang happy namin kasi kanina nag-start yung day nang medyo maulan. Tapos biglang, suddenly, nung nakakrab na kami, biglang nawala yung ulan. And hindi siya umulan the whole day. And alam mo, para talagang will ni Lord na para makapag-tour kami ng maayos and all. So ayun, sobrang happy naman nila mami at daddy dun sa tour kasi first tour nila actually sa buong trip so far. Yung napuntahan pa lang namin aside sa ginawa namin today ay yung church nga kasi nilagnat ako kahapon, but sobrang sulit naman, sobrang happy nila especially ni Mami doon sa Cloud Forest and Flower Dome. As in, grabe doon sa Flower Dome, sobrang happy ni Mami. Paglabas niya actually, sumisigaw siya na thank you Lord kasi ang tagal na daw niya talagang gustong mapuntahan niya kasi talagang hilig ng mom ko, sobrang hilig niya sa plants, sa flowers. Tapos ang sarap pa sa loob kasi doon kasi malamig, diba? Anyways, after that, pumunta kami ng Lucky Plaza para mamili ng mga pasalubong. So we got the goods, i-haul natin to quickly. Bumili si Mami ng dalawang Farina sliders. Ito kasi yung request ng isang tita ko daw. We got this sa mini. So ayan, syempre ayaw niya magpakabob. Bumili rin siya ng sarili niya. From Giordano, binila namin ng shirt yung ninong ko. My favorite ninong, si Ninong Doc. Ayan. Isang red na I Love SG shirt. And a white one. Kapag bibili kayo ng shirts dito sa SG, yung mga souvenir shirts, maganda yung quality ni Giordano. As in, hindi siya yung kapag nalaban, nasisira. Medyo mas mahal lang siya. We got a lot of chocolates sa value dollar. Okay, natin isa-isa, pero ayan, we got a lot of M&M's, some Cadbury, and ang request daw ng aking mga tita sa father side ay mga dark chocolate. Ayan, so we got the Lindt Roasted Almond Dark Chocolate. So ayan, kila Tita Grace, Tita Dory. Wala daw nadala na cup yung daddy ko, and ayan, nagpabili siya ng cup, and napadami yung bili kasi papasalubong na rin daw nila. More souvenir shirts, 8 pieces yata ito in total. And a lot of mga ref magnets. Ayan, ang cute ng designs. Ang ganda, diba? May mga 3D effect pa sila this time. Bumili lang din ng chinelas si daddy kasi wala rin siyang dalang chinelas. Yung chinelas ni Mark ang gamit-gamit niya dito sa bahay kasi ang liit ng paa ko, size 7, and yung size niya ay size 10. Pero buti kasha sa kanya yung Crocs ni Mark na size 8.5. So ayan, may mga gamit siya dito sa bahay. Tapos ito, Diyos ko, bumili rin pala kami ng tuyo. Ewan ko ba dito kailan, mami. Nagpunta ng Singapore, tas ang craving tuyo. And then, bumili na rin kami ng chicharon from R. Lapid. And lastly, sa Lucky Plaza din, dumaan kami ng Money Max, and yung mami ko, unfortunately, nakalimutan niya magdala ng earrings daw sa pagmamadali and sa excitement. So sabi niya, bumili daw kami ng fashion jewelry, yung parang fake lang na earrings. And pumasok kami ng Money Max, akala niya yung mga tinda nila doon ay yung mga costume jewelry lang. So alam niya na ang ending, wala. Supportive naman ako sa kanya kasi sa kanya talaga ako nagmana ng mga hilig sa mga shopping and all, sa mga material stuff. So ayan, she ended up getting this one. Ito yung una niyang nakita na nagustuhan niya. It's just a simple 22 karat gold earrings. Cute naman siya, it's nice. Sana lang talaga ay maingatan po ito kasi ang hobby po ng mami ko ay magpa-snatch ng earrings. Ilang beses na siyang na-snatch, especially sa Quiapo. Siguro mga 3 beses na. So ito, since hindi naman to hoop, ay less chances na matanggal sa kanya, diba? So ilan naman, nagpapahinga na muna kami. It was such a long but productive day. And sana sa mga susunod na araw ay hindi rin umulan like today. Abangan niyo yung part 2 kasi definitely magkakaroon pa ng part 2 yung video na to. I hope you enjoyed watching. If you did, don't forget to hit the like button below and share niyo rin to sa friends niyo para mas dumami pa tayo, beshi. If you're new to my channel, please consider subscribing to be part of the #RedVlogs. And huwag niyo rin kalimutan i-tick yung notification bell para notified kayo every time you have new uploads like this one. Yun lang naman. Again, thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye guys!